ang mga makukulay at magagarbong disenyo ng mga kasuotan ng mga kandidata ng 100 Model Search 2018. Humigit kumulang 60 kandidata ang naglaban-laban sa Grand Festival Finale ng Tinaguri, ang pinakamalaking patimpalak sa lalawigan ngayong taon. Ang Biggest 100 Model Search 2018 na ginanap sa SM City, Kabanatuan. Nagsimula sa 121 ng mga aspiring models, masusing pinili hanggang naging 100, at sa bawat paghimay ay unti-unting nababawasan ng mga modelo na sumailalim sa iba't ibang workshops at modeling. Ang naglaban-laban sa Grand Festival Finale ay ang kategorya mula sa kids, teens, and LGBT community. Dalawa lang ang pinagbasehan ng patimpalak, suot ang kanilang official t-shirt kung saan sinuri ang kanilang pagiging malikhain. High festival fashion attire na tinatampok ang iba't ibang makukulay at nagagandahang disenyo ng kanilang kasuotan. Sa aming panayam kay Adrian Manawis, Creative Director ng Nueva Ecija 100 Model Search 2018, mahalagang matuklas ang talento at potensyal na meron ang mga kabataan upang mahasa at mahubog sila, sa ganun ay maging inspirasyon anya sila sa iba pang mga kabataan na ipakita ang kanilang talento at kakayahan. Ang kahalagahan po ng Nueva Ecija 100 Model Search, ngayon po kasi parang ang lakas ng dating ng mga bata sa larangan po na ma-discover yung kanilang mga talento, mga potential, and nakakatuwa po na sa tulong po ng DCA Production, nakalilikha tayo ng mga programa o ng mga event or model search katulad po ng Nueva Ecija 100 Models, kung saan binibigyan po natin ang chance na maipakita nila yung talent nila, at yung kahalagahan nito ay para yung mga potential na meron sila ay unti-unting mahasa, makilala, at the same time, ma-inspire din yung ibang mga kapwa kabataan na ipakita kung ano yung mga talento o kakayahan pa na meron sila. Dagdag pa nito, nagpahayag din siya ng kanyang nararamdaman sa tagumpay ng naturang event na dinagsa at tinangkilik ng mga tao. Hindi po namin in-expect na talagang sobrang dudumugin po yung event. To the point na parang nag-adjust na po yung venue namin sa para ilmaglaan pa ng mga upuan para sa audience. Pero ayun nga po, sa sobrang dami po ng tao, nakakatuwa po. And at the same time, sana po ito po yung maging daan para mas makilala pa yung event at yung iba ma-encourage pa po namin na maging bahagi at sumali sa mga patimpalak po na katulad po nito. Sa tagumpay po ito ng Nueva Ecija 100 Models, of course, hindi po ito magiging matagumpay kung hindi po dahil sa tulong ng mga tao sa likod ng kanilang makukulay at mga magagarang kasuotan. Nagpapasalamat po ako, syempre po, sa nagpapasalamat po in behalf of DCA Marketing, Event Production, and Talent Management. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga bumubuo nito, sa mga sponsors, sa provincial government po, kay Madam Governor Cherry Umali, sa NETV 48, sa SM City, Kabanatuan, at gayon din po sa mga magulang, sa mga handler, stylist, makeup artist, sa lahat po ng staff ng production ng DCA na buong pwersa po na nagtulong-tulong para maging matagumpay at makulay ang pagdiriwang po ng grand finale ng Nueva Ecija 100 Models. Sa lahat po ng tagumpay na ito, aasahan po ninyo na maglalatag pa ng mas magagandang programa ang DCA Production. Kaugnay nito, ang mga itinanghal na mga nanalo ay sina Brandon Fernando number 32 at Dione Rose Pulbosa number 51 bilang title holder, Teens King and Queen. John Ray Nartatas number 3 at Chanel Mabinda number 9 bilang title holder, Kids Prince and Princess. Naiuwi naman ni Marcos de la Cruz number 58 ang Corona bilang title holder, Gays Queen. Si Colleen Buan number 46 naman ang first runner-up. Second runner-up si Giselle De Vera number 41, third runner-up Regen Habate number 15, at fourth runner-up Cheryl Leigh Gamboa number 13, at si Angela Paltao number 22 ang itinanghal na grand winner ngayong taon. Masaya po. Tapos para pong gusto ko din po ipakita sa lahat yung kung ano yung kaya ko. Hello po sa inyo, thank you po sa lahat sa support. Love you. Ginawa ko po yung best ko para makapasok po sa top 58 po ng 100 top model, at kailangan mo talaga i-motivate yung sarili mo at hard work talaga kailangan para makapasok. Kaya malaking opportunity to para sa akin kasi exposure, at naging proud sa akin yung mama ko ngayon. Excited, confident, and kailangan talaga lakasan yung loob. Nasasabi ko sa inyo, huwag kayong mahihiya. Be the best version of yourself. Ikaw lang nakakilala sa sarili mo at alam mo yung punderya na mo, alam mo yung limitasyon mo. At sana, yung mga opportunity na dumalating sa atin, huwag nating sayangin. Salamat sa mga sumuporta sa akin, lalo sa mama ko, number one supporter siya, number one fan, and tita ko, family, salamat sa inyo.
and sa mga teachers sa akin, salamat. Mahal na mahal ko po kayo, mami. Dahil alam niyo mong, alam ko pong makulit po ako. Pero ginagawa ko po ito para sa inyo, para mapasaya ko naman po kayo. Kabilang din sa naimbitahan upang mag-alin ng kanta sa mga kandidata ay sina Johan Sebastian Emmanuel Ramirez mula sa The Voice Teens at Mark Aaron Cabalona na mula sa The Voice Kids Philippines na parehong pride ng mga Novo Ecijano. Layunin nito ay upang makilala at mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang may talento at kakayahan dito sa loob ng lalawigan. Mahubog ang kanilang talento at mapataas ang kanilang tiwala sa sarili sa pagkamit ng kanilang mga minimiti sa buhay. Ang mga nanalo ang siyang magre-representa bilang ambassadors ng DCA Production. Ang production sa likod ng Nueva Ecija 100 Models 2018. Bukod sa sash, trophy, certificate at cash prize na kanilang natanggap ay magkakaroon din sila ng monthly photoshoot at bibigyan ng pagkakataong makita at mapanood sa telebisyon. Pati ang maimbita sa iba't ibang ganap katulad ng charity event, feeding at gift-giving program sa lalawigan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Gets Rufo Alvaran.